Siyempre, working True. with Jody, Isa, Miss Maricel, the rest of the cast. Kamusta? Kanino ka pinaka na sa starstruck? Pag may eksena kayo. Oh my gosh, Ate Jaiho, na starstruck po ako sa kanilang lahat. They are all such amazing actors talaga. And bilang baguhan, just like what I said with about Gray a while ago, they always like inspire me to do better. And I just want to say that ito, sa lahat po ng like teleserye na nagawa ko, ito yung pinaka favorite ko, my like with the role, with the cast and everything. Di ko naman po sinasabi na ano yung worth ng iba kong teleseries less or anything. I enjoy every single like working experience, every teleserye that I do. Pero ito talaga yung ang sayo ay akin, ang pinaka I think memorable for me. Syempre, we're taping in the middle of a pandemic na rin. Who would have thought? Diba, Ate Jai? Totoo, tama. Talagang kung dati, nagiging bonded na lahat sa MWF or Tuesday, Thursday taping, what more pa na naka-lock-in kayo? Naka-lock-in. May bubble kami. Totoo. Yes. Sobrang yes. Naging family po kami, Ate Jai. Sobra. Totoo. Tira, meron ka bang eksena na parang nung unang-unang salang mo? Kasi di ba kayo yung bagong addition na ipinakilala nito lang? Parang meron ka bang eksena na parang, ate, wait lang po, sobrang nasa starstruck ako? O yung mga funny moments na nanghingi ka ng advice na parang, paano ko ba ito aatakihin? O talaga ikaw yung inaaral mo sa bahay pa lang, yung mga gagawin niya. Sa bahay pa lang? Nakalock-in nga sa bahay? Charing. Sa hotel pa lang. Pero pa naging lang. Bahay na rin. Ano, yung pinakaunang day ko po, syempre, yung starstruck ko, kinimkim ko muna. I tried to be as professional as possible, especially when I had scenes with the veteran actors. Kasi syempre, hindi ko po po sila kilala as actors and like as the cast as well. So, tinago ko muna. Hiya-hiya pa ako. Pero, they really made me feel so welcome. Unang day pa lang that I had with them, with the veterans. Grabe. So, talagang sa sobrang welcoming nila sa akin, I did not feel any tension ba. So, it just inspired me to give my best sa eksena. Do it for them, do it for myself as well. Galingan ko talaga. Kumbaga, mas imbis na matakot ka, inisip mo na kailangan mong ipakita sa kanila na ikaw talaga yung ano, role, yung character, yung role. Tapos sa kanya yung ate, alam ko yung ganyang moment. Yung sa kanya, na kung nung una, hindi ako masyadong nakapag-bati-bati kasi po na sa starstruck ko talaga ako, nag-focus po ako sa ganyan. Ay, perfect! Yes, mahusay. Pero syempre po, Ate Jaiho, sobrang open din nila magbigay ng tips, ng advice sa akin, sa amin ni Gray. And I'm very, very thankful for that. They ano share the wisdom. Ano ang best tips and advice yung masasabi mo na hanggang ngayon, eh pagka natatanong sa iyo yung tanong na to, eh masasabi mo talaga na ito po yung hindi ko makakalimutan sa mga nasabi sa akin ng mga veterans na nakatrabaho. Marami po eh, Ate Jai. Pero ang pinaka tumatak sa akin is siguro getting the emotions out. Pag hindi mo pa talaga ramdam yung eksena, don't start. Take your time talaga. I mean, alam ko naman time pressure, pero syempre, we care about the output. Syempre, kami rin po yung maano. So, before the exam, you really have to just calm down and focus on all of the emotions that you need to bring out dito sa exam. Pag hindi mo pa nararamdaman, wait ka lang muna. Do whatever you need to do ba para lumabas yung emotion. No judgment. Remove all the yung ano man yung nakakapagpa ano sa yon, no, kumbaga nakakapagpawala sa focus, kumbaga kailangan sige gawin ko muna to, gawin ko muna to, I'm ready, ganon. Yes, opo yun. Tapos another one, Mommy Isa taught me this one. Hindi po kami robot. I mean, hindi po sa lahat ng oras kaya namin ibigay like lahat, and be kind to yourself. I mean, you have to keep in mind a positive mindset na you did what you could today, and there's always a tomorrow for you para makabawi. So that lesson is being kind to yourself. Don't be too harsh on yourself. As long as alam mo na you did your best, okay na po yun. Alam mo yung sinabi mo, napakaganda niya. Napakagandang i-apply yan not only
sa inyo, sa atin na nagtatrabaho sa industriya. Pwede mo siyang i-apply sa lahat ng mga tao na nagtatrabaho, nagpupursige para sa kanilang for their living, for their loved ones, sa mga pamilya nila. Kasi syempre totoo no, na mababurnout ka eh. Kapag ang isip ko lang lagi ay kailangan ito. Pag sinabi ng ganito, sinabi ng ganyan, you need to breathe. Diba? Kailangan mong kailangan mong bigyan nga ng oras yung sarili mo. Don't be too harsh for yourself. Kasi syempre at the end of the day, mapapagod ka. Para ang mangyayari na lang, papasok sa trabaho, uuwi, matutulog, papasok, same routine, diba? Kapag nagiging monotonous na yung isang bagay, diba? Pag nagiging monotone na yung isang bagay, ang ending niyan, magsa-stop ka talaga. Instead of you getting your goals, your dreams, na-achieve mo yung gusto mong mangyari, nawawala kasi yung driving mo, ganun na lang, diba? Yes, opo Ate Jai. Perfect, Kira. I told you last night that I am very, very excited sa magiging conversation natin. And again, I would like to say thank you because ikaw ang kauna-unahang guest ng Hotspot Live for the year 2021.